Magandang araw mga kabonsai. Welcome po muli sa channel ko, Kiwan Bonsai Journey. Ngayon, ang gawin natin sa video ito ay i-cut back ang mga sanga ng punong ito. Dahil yung kanyang mga sanga ay nasa tamang laki na sila. Ito yung mga sanga na di ko pinutol sa last natin na video dahil papalakihin pa natin sila. Pero ngayon, nasa tamang laki na sila kaya putulin na natin. Tingnan lang muna natin kung gaano kalaki na ang mga sangang ito. Yan. Malalaki na sila kaya putulin na natin. Yung tipiring niya okay na rin. Ganyan. Tingnan na natin yung kanyang ilalim. Ito yung kanyang ilalim. Mamaya silipin natin sa mga bandang likod nito. May ipakita na akong video para makita nyo kung gaano ka haba ang mga sangang ito. So, tingnan natin. Tingnan nyo yung mga sanga niya. Magkasingtangkad na sa kanilang dalawa. So ganyan. Mahigit isang taon yan na di ko pinotol. So ngayon due for cutback na. Umpisahan na natin putulin ang mga sanga nito. Dito muna tayo magputol. Habaan lang natin muna. Hanggang dito lang muna. Magputol lang tayo ulit. Malaking sanga na to. Nasa thumb size ko na to. Yan. Sunod itong isa. Dito muna siguro. Sunod. Malaki na mga sangang ito. Pero tong knob cutter to, malaki kasi ito. Kaya parang maliit lang yung mga sanga. Ang size kasi nitong knob cutter ko, ito yung pinakamalaki. Ito yung heavy duty. Kaya malaki siya. Ito tayo ulit ng putol. Dito. 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 Dito sa may likod. Ay putulin din tayo dito. So, ayan na. I-detali lang natin mamaya ang pagputol nito. Ayan yung mga dulo lang muna. Ito. Para makita natin yung mga sanga niya para di mahirap. Ito. Ito. Ito.
Tingnan natin. Ayan siya. Nalinis na siya. May mga sanga pa siguro ako dito na di putulin kasi maliit pa yung iba. Tingnan natin maya. Ngayon, magputol tayo ulit. Ito na yung final. Ito, dito putulin natin dito ulit. Lagyan lang muna natin ng allowance. Para kung mag-die back man siya, mabuhay pa rin. Yan. Ito, ang sangang ito, ito, masyado siyang mahaba, kaya putulin natin hanggang dito. Ito muna ang unahin natin para madala. Yan. Ngayon, dito siya. Yan. Pagkatapos nito, i-wire din natin itong ibang mga sanga niya. At dito, may nakita akong malaking sanga na di ko kailangan. Ito, makikita niya. Sayang ang sangang ito. Makikita niyo yan. Magkadikit na ang tatlong sangang ito. So, siya ang malaki pero siya rin ang tanggalin natin. Kasi ito at saka ito, magkadikit na sila. Kaya tanggalin natin ito, itong dalawa ang gamitin natin. At saka ito, gamitin din natin. Ito, kailangan itong tanggalin. Yan. Matanggal na siya. So ngayon, kapag tiningnan natin dito, okay na. Wala nang magkadikit na mga sanga. Ito ang sayang na sanga. Ito sana yung gagamitin ko na sanga. Kaya lang, mula nung pinutol ko, natabunan kasi ng mga dahon, di naarawan. Kaya di tinubuan. Pero ngayon, baka tubuan na ito kasi nag-cutback na tayo ng ibang mga sanga nito. Yan. Dito rin. Silipin natin dito sa ilalim. Hindi yata makita. Yun. Ang sangang ito, ito. Ito. Ito, ang sangang ito. Tanggalin na rin natin. Nakapad na ito dito, kaya lang, may sanga naman tayo dito. Ayun siya, at saka may sanga tayo dito. So, di na natin yung kailangan, kaya putulin natin. Ito na ang kailangan natin, kaya tanggalin natin yan. Di natin may focus, kasi maraming mga dahon din makita ng kanila. Ah, tanggalin ko lang mamaya. Ang hirap. So, ayan na siya. Ipagpatuloy ko munang gawin ang punong ito. Ipakita ko lang kapag natapos na ako. Mag-wire ako nito, yung maliliit na mga sanga. Ayan, i-wire ko yan. At saka, magputol pa rin ako nito, yung ibang mga mahahaba pa. Di ko nalang ipakita para di na humaba ang ating video. Ipakita ko lang mamaya kapag matapos na ako. Ito na ngayon, ay itsura natin po, no? Matapos ko ma-wire ito. Ayan na siya. May tanggalin pa tayong mga sanga doon sa may likod. Ipakita ko lang mamaya. Tingnan lang natin sa malapitan. Ngayon, makaumpisa na akong mag-develop ng pads niya dito sa may bandang
kanan. Yung sa last ko na video, may sinabi ako na baguhin ko pa to, yung apex niya. Ito ngayon, kung gawin ko tong fall collection, may baguhin pa rin ako dito. Kapag gawin ko tong fall collection, tanggalin ko ito. Ito na lang magiging first branch ko. Ayan siya. Kunan muna natin ng 360 degrees yung ating puno. Yan yung kanan niya. Ito yung likod niya. Ito yung kaliwa ng ating puno. Balik tayo sa harap. So ayan siya. Silipin rin natin ang kanyang ilalim na 360 degrees rin. Yan, yan, kita nyo. Yung mga sangan niya, kompleto na yan. Ready na yan para mag-umpisa na akong gumawa ng mga pads dyan. So, ayan siya. Balik kayo rito. Kunan na ulit natin ang 360 degrees. Counterclockwise na naman. So, ayan na siya. So ngayon, tanggalin na natin yung sanga nito sa likod na di natin kailangan. Kapag matanggal natin iyon, ay yung pads nito sa may bandang itaas sa may apex niya ay mawala. Pero okay lang. Gagawa na lang tayo ng panibagong pads. Ito ay pakita ko sa inyo. Ito. Ito yung kanyang likod. So, tanggalin natin ang sangang ito. Ito. Tanggalin natin. Yan. Kapag natanggal natin ito, bali babakante dito. Pero, may sanga naman tayo dito. Gagawa na lang tayo ng pad dito. So, dito na parte ay hindi rin mabakante, may pad tayo dito. Kasi dito, parang semi-apex to. So kailangan ko ng kunting space dito. Silipin natin sa harap. Dito, makikita siya. Kaya ko tanggalin ito kasi pangit yung position niya, tingnan nyo. Pumaitaas siya. Maganda sana kung lumabas ito kasi yung position niya pumaitaas. Pangit tingnan, yung ganyan. Kaya tanggalin natin yan. Silipin natin dito sa may harap. Ayan. Ayan siya. Makita. Ayan. Ayan ang tanggalin natin na sanga. Tanggalin ko muna. Dito tayo. Sayang sana ito kasi nakapad na ito, pero kailangan natin tanggalin. Yan, natanggal na siya.
Ito yung natanggal natin. Pwede na rin itong itanim as cutting. Ngayon, ang isunod natin na tanggalin ang pad na ito. Tanggalin natin ito. So ayan. So kapag tiningnan natin dito, wala nang porma yung ating puno. Okay lang yan. Ngayon dito, ito din natin to kailangan. Sana ang sangang ito, tubuan ito kasi ito ang kailangan ko. Itong sangang ito, ito at saka ito, di ko to kailangan kapag tinubuan ito. Pero ngayon, di ko lang muna tanggalin ang dalawang yan, baka dito tubuan. So, magpili ako sa kanilang dalawa kung saan ang gamitin ko. Ngayon, ito lang muna ang tanggalin natin. Yan. Plano ko kasi, gagawa ko dito ng maliit na apex. Yan. So, mas bagay talaga kapag ito ang tubuan. Dahil kapag gagawa tayo yan ng maliit na apex, bali dito na siya. Yung apex natin ay dito na. And ganyan, maliit. Ganyan. Yung maliit lang. Tapos ito, tanggalin natin ito. Pero ngayon, hindi muna natin tanggalin yan para di naman magiba yung itsura ng ating puno. Iwan muna natin siya dyan para maganda pa rin tingnan yung ating puno dito sa harap. Pero kalaunan, tanggalin din natin yan. Pero yung tinanggal ko dito kanina, kailangan na talaga. Para ang sangang ito ay ma-start ko nang ma-develop. Kasi kapag di natin tinanggal ito, dito mag-develop kasi natabunan niya. Ayan siya. So ganito talaga kapag under training pa yung ating mga puno. Di talaga natin masabi na yun na yun. Kapag may ikaganda niya pa, eh, kailangan talaga natin mag-sacrifice. Ayan siya. So ikot natin muli ang ating puno. So ngayon, ganyan lang muna itsura niya. Sa susunod na update nito, gawan ko rin ng video. Baka sa sunod na update dito, may mga pads na ito, banda dito. May mga pads na yan. So hanggang dito na lang ang video natin ito. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like. Share na rin sa mga kaibigan nyo na gusto rin matutong mag-bonsai para magkaroon din sila ng idea kung paano ito gawin. At sa mga di pa pala nakasubscribe sa akin, pakisubscribe na rin at pindutin ang bell notification button para manonotify kayo sa mga susunod kong gawing video. Maraming salamat sa panonood.